Pasensya na kayo, hindi ko napakita sa inyo kanina ang video kung paano ko ito naipasok dahil busy. Wala akong nagbibideo sa akin. Tapos na pala naipasok ko yung running winding to. Ang ituturo ko na lang sa inyo sa drawing. Tapos yung isang coil, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ikakabit. Sa pagkabit pala ng running winding, kung makikita nyo ito, yung running winding coil per group niya, mayroong 5 coil per group. Ito na po yung halimbawa ng slots, ginawa ko na lang straight, hindi na lang pinasok ko lang para mas madali. There 24 slots to, ito na po yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ito na po yung 24 slots na. Dahil may 5 coil per group siya, magsisimula po tayo dito. Sa pagpasok ng coil, wala pong problema kahit saan ka mag-umpisa. Dahil ito yung pinakadulo, dito na lang tayo magsimula. Magbilang mula dito sa pinakadulo, magbilang tayo ng 5. Bakit 5? Kasi 5 coil per group siya. 1, 2, 3, 4, 5. O saan, wala pang problema ha, kahit saan ka mag-umpisa dito sa slots. Dito ka mag-umpisa yung, ang span mo 1 to 4. Dahil ang span mo ay 1 to 4, magbibilang ka mula dito. Ang pinakamaliit mo na coil, magbilang ka dito sa pagpasok mo sa slots ng 1 to 4. 1, 2, 3, 4, ibig sabihin dito yan, dito siya papasok. Tapos lalabas dito, dito na yung beginning niya. Tapos papunta yan dito sa pangalawang coil, yung 1, 2, 6. Papasok na naman siya dito. Pagpasok na dito, kung magbibilang tayo, 6, dahil 1 to 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ibig sabihin dyan siya papasok. Dyan siya papasok. Tapos ganun lang po yan. Napunta naman sa dito. Magbibilang naman tayo ng 1 to 8. Dahil 1 to 8 ang yung pangatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, dito yung papasok. Dyan yung papasok ang coil mo. Ang papasok ito. Ang labas niyan, magbibilang tayo ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, dito siya papasok. Tapos may pang-panglimang coil niya. Automatic dito na 'yan sa pang-12. Kung bibilangin natin dito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ito na mangyayari. Ah, sorry, mali. Ito na 'yung beginning niya at ending. Bali yan ang nangyari sa 5 coil per group. Yan na ang magiging actual niya. Ito na bali yun. Ito na, hindi ko na napakita sa inyo kanina. Ito na yun. At ito na yung, ito na yung ending niya. Ito sa pinakamalaking coil. At ito yung beginning niya sa ilalim. Yung sa pinakamaliit. Ito yung running winding coil 1. Running winding 1. Ang running winding 2 naman, ito na yun. Tapos na sa pagbibilang ko. Yung 1 to 4 niya, 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10, at saka 1 to 10. Napakalaking tulong kung mayroon kayo nito. Kasi pag wala kayo nito, gagawa kayo ng limang pattern o limang sukat niya para maggawa niyo, makumpleto niyo. Pero kung mayroon kayong nabili na nito, isang sukat lang ang gagawin niyo, mabubuo niyo na lahat ang kailangan niyo. Ito, nabili ko to sa Saudi Arabia, ko pa to nabili. Nasa 40 riyal yata ang bili ko nito. 2016 yata. Noon. Tapos, pwede naman kayo magpagawa nito sa machine shop, mapapabricate kayo ng ganito. Engineering plastic lang. Halimbawa, ito, gagawin ko na. Matanggalin ko lang, napakadali lang, mapadali yung trabaho mo. Bubunutin lang, tapos tatanggalin. Sa running winding to, lagi nyo tatatandaan na itong pinakamalaking coil at saan natin ito ipapasok, saan tayo magsisimula dito sa motor, para maunawaan nyo, maintindihan na ganito lang yan. Pagtapos mo na dito sa isang coil, ang pangalawang coil,
automatic dito na yun, yung pinakamalaking kuwil niya, magkakatabi na yung malaking kuwil niya, yung pinakamalaking kuwil niya. Ito bali. Dahil 5 kuwil per group siya, magbibilang naman tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, dito yung pinakamaliit na kuwil. Tapos mula sa pinakamaliit na kuwil, magbibilang ka ng 1 to 4, dahil 1 to 4 yung span niya, 1, 2, 3, 4. Bali, ganyan ang mangyayari. Ito naman yung beginning niya. Papasok. Ganun-ganun lang mangyayari. Tulad ng pinakita ko sa inyo sa kanina. 2 minutes ago, ganyan lang ang mangyayari. Papasok mo lang yan. At ito naman yung ending niya. Ganyan lang yan. Lagi nyo tatahan, magkalaking, parehas na malaking coil, magkakatabi po yan. Ito na yung running winding to. Yung unang coil, running winding 1, ito. At yung running winding 2, ito papasok ko. I-actual ko na. Ito yung maliit. Ito yung maliit na coil. Ito yung titinong nyo. Tapos magbibilang lang ako ng 1, 2, 5. Mula dito, sa pinakamalaki, kung hindi nyo makakita, ipuan ko na lang ha. Mula dito, magbibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5? Kasi 5 kuwil per group siya, diba? Ipapasok lang natin yan. Tingnan nyo lang maya-maya. 1, 2, 3, 4, 5. Dito natin ipasok to. Kailangan talaga sa pag-rewind matyaga ka kasi lalo na pag maliit yung motor, napakahirap talaga ipasok. Pag natapos na yan, lagyan mo ng insulation paper o mylar. Ang tawag nito ay mylar. Tatlong uri lang ang alaman ko ito. May piece paper, mylar, at saka Numix. Mayroon din ako Numix. Hindi ko lang napakita. Nandun sa kwarto ko. Ito, mylar to. Tapos yung piece paper, wala ako. Ang gagawin mo lang, parang i-letter C, i-letter U mo, o parang C, para pang takip mo dito. Pwede namang letter V lang, diretso na, pero mas, para sa akin, mas komportable kasi ako pag naka-letter U. So, ipasok mo lang dito yan, igagawin mo lang lock yan. Ang ganun lang ang gagawin. Tapos, napasok natin to dito. Magbibilang lang tayo ng 4, 1, 2, 3, 4, para sa kabila, ito para sa kabila. Magbibilang tayo ng 4, 1, 2, 3, 4, ibig sabihin dito yan sa 4. Ganyan lang yan, sundan nyo lang ang drawing. Sundan nyo lang, magbibilang tayo ng 4, 1, 2, 3, 4. Pasok natin dyan. Tapos sungkit-sungkit lang. Kailangan talaga matibay tayo. Kailangan talaga pasensyoso tayo nito. Kasi pag kulang ka sa pasensya nito, hindi mo talaga matatapos yung trabaho mo. Kasi mapipikon ka lang. Ganyan lang. Kita nyo naman. Papasok ko lang yun. Sikreto nyan. Sabay tulak. Ibalik ang winding. Tulak. Ibalik ang winding. Tulak. Balik ang winding, tulak, ibalik ang winding, tulak, balik ang winding, tulak. Ganun lang yan. Tapos, ang gagawin na lang natin, pupukpukin lang natin gamit ang rubber mallet. Napakalaking tulong ang rubber mallet. Ipupukin mo lang na parang magiging angle siya, parang naka-UOP. Tapos kunting baba. Kailangan mong ibaba ha, para hindi mahirap sa susunod na kuwil sa starting winding dito mamaya. Doon yung sa kabilaan, ganun yung gagawin mo. Babaliktad mo lang, parang ganyan lang. Tapos, dahil tapos na tayo, ito naman tayo sa pangalawang kuwil. Ipapasok natin sa katabi niya. Ikatabi natin yung kuwil. Sa magkatabi niya, kung makikita nyo, tingnan nyo na lang yung drawing dito para maunawaan nyo. Kung kailangan, ulit-ulitin nyo yung video. Kung mayroon kayong katanungan, mag-comment na lang kayo. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe at
hit na lang ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Magtuturo pa ako nito, mayroon ba akong i-rewind. Gagawa rin tayo ng mga control ha. Magtuturo rin tayo ng motor control. Pagtapos niyan, pwede mong i-lock yan dito. Tapos sabay sungkit-sungkit na lang dito sa kabilaan. Tsaga lang to, tsaga. Pag ito, technical naman ito na trabaho. Unti-unti mo naman itong malalaman habang sa experience mo malalaman. Malaman mo na yung sekreto kung paano mas madaling gawin. Ito, lock mo lang. Tapos sabay. Ingatan nyo lang, wag masayad dito yung kabilang coil niya. Para hindi masugatan, kasi pag masugatan, baka magka-ground siya. Ingatan natin. Yan na, tapos na. Papasok na lang natin sa katabi niya. Tulad lang sa drawing. Huwag niyo kalimutan yung drawing ha. Ulit-ulitin niyo kung saan kayo nalilito. Okay, kung hindi niyo ako nasundan, ulit-ulitin niyo yung video. Kung kayo taga Mindanao, Agusan del Norte, willing kayong matuto mag-rewind, punta kayo dito sa bahay namin, tuturuan ko kayo ng paano mag-rewind. Tuturuan ko kayo ng libre. Tama yung narinig nyo. Wala pa akong sisingilin nga maskin piso. Ang eskola kayo makatulong. Kaya, punta kayo dito pag bakante kayo. Gusto nyo matuto. O kaya sa motor control, gusto nyo magpaturo, punta lang kayo dito rin sa akin. Sa paggawa nito ha, ito pa parang naka-literacy siya o literyo, ganyan, para mas malak niya. Ganyan lang yan, kunting tulak, ito, tulak niyong kuwil. Ilalak nyo lang kabila yung mylar. Kita nyo yung kabilang kamay ko yan. Daliri ko. Tulak nito. Tapos tulak sa kabila. Tulak sabay yung kuwil. Tapos tulak. Ganun lang yan. Tulak. Parang nagiging balikan lang yan. Ganyan. Tulak. Tulak. Ganyan. Tapos. Pagkatapos nyan. Tip. Yan. Papaluap. Okay lang natin to. Parang magiging... parang naka-angle siya, parang magiging ganito ang kuwil nyo, parang magiging ganyan para hindi mahirap, parang naka-rectangle siya, no? Parang ganyan para sa sunod na kuwil hindi sila mag-abot, hindi magpang-abot. Ganun yung gagawin mo sa likod. Kaya napakalaking tulong talaga yung rubber mallet, huwag nyong kalimutan. 50 pesos lang ang rubber mallet na itong bili ko nito. So, sobra-sobra ang balik sa kita mo, sobra-sobra talaga ang laki ng. Tapos na tayo, dito na tayo sa pangatlong kuwil. Kung makikita nyo ito, pangatlong kuwil sa katabi niya, tapos doon tayo sa katabi rin ng kabilang kuwil. 1 to 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, ganun lang ang gagawin natin. Pasensya na kung hindi nyo masyadong makita dahil ang gamit namin ay cellphone lang. Wala rin kaming, hindi rin kami marunong rin. Basic lang sa pag-i-edit kaya baka hindi nyo masyadong makuha yung video, hindi nyo hindi clear sa inyo. Umanhin na. Iyaan nyo po sa susunod na video, unti-unti po namin gagalingan.
Ayan, tapos na. Bilis, no? Kung makikita nyo, mabilis na. Kunting kuan lang, dalawang daril lang, parang ganun-ganun mo lang. Ganun-ganun mo lang darili mo, parang ilag-lag-lag-lag mo lang yung wire. To kunting tulong, huwag mo lang masyadong pirusahin para hindi ka mahirapan, hindi sakit sa kamay. Pero kailangan talaga dito, mahabang pasensya. Lalo na pag maliliit yung motor. Pag, lalo na pa mag-rewind ka ng alternator ng mga sasakyan, naku, mahirap rin yun. Masakit sa kamay. Kasi maliit. Baka sa sunod, kung may magpariway naman sa atin, ibibidyo ko. Kasi nung una, ngayon ko lang naisipan na mag-upload ng video sa YouTube, mag-tutorial. Nung mga unang video ko, hindi ko nakuha. Mga rewinding sa generator. Sige lang. Baka may magpagawa pa ulit sa atin. Okay, armature, mga tools. Ibiduti ng mga tools. Grinder, blender, ano man yung mga selected drill, jackhammer, pwede rin natin rewind pag available lang tayo. Ganyan lang. Tapos kunting pukpok. Tapos pababa. Ito ang gawa ko, kawayan lang. DIY lang, kawayan. Lagyan. Gamit lang kayo ng itak para maganda ang pagkagawa niya. At tapos lagyan nyo ng masking tape para panigurado. Hindi masugatan yung wire natin. Magnetic wire. Pang palo-palo. Yun na lang yan. Tapos, muntik nang matapos. Patapos na. Dito naman tayo sa kabila. Dalawang kuwi na lang ang kulang. Ingatan nyo lang, huwag masugatan ha, ang magnetic wire. Tsaga-tsaga lang talaga. Ito, unti-unti lang. Tapos lagyan ng lock para di kumalaw. Makikita niyo. Tapos
na. Bilis lang, no? Talo, patupo, tapos pababa. Magkabilaan po natin gagawin yan, ha? Doon din sa kabila, ganun din. Ito nga pala, kung makikita nyo, nakumulaw yung wire ko. Hindi ko natin na maayos, kaya nagdagdag ako. Pwede namang magdugtong lang, walang problema. Isusulda lang natin. Ganun lang, walang problema. Pwede lang magdugtong. Dudugtong mo lang. Ito na huling coil. Tulak-tulak, kunting tulak, tulak abag. Mga drill natin, ganyan lang. Huwag mo lang po ikursahin, tama-tama lang. Tapos, sabay sungkit, pag ayaw, pumasok, ganyan. Yan, pasok ko na. Pag mapasok mo na dito ng side, ilalak. Ganyan lang, kahit ulit ang gagawin natin. Tapos sungkit dito. Hanggang sa pumasok na talaga siya. Tulak
hatak, tulak, parang ganun lang, push and pull lang. Ipupush mo, tapos pull, push. Ayan. Gagawa na lang maya na lang. Kita nyo para naka para ang dulo-dulo niya naka-angle para mawa kurma hindi siya sumayad. Ganun din ang gawin ko sa kabila, magkabilaan to. Tapos pok-pok. Yan na, kung makikita nyo, tapos ko na naipasok ang running winding. Tapos na ngayon ang running winding. Sa starting winding na naman tayo. Mag-disagol pa kita ngayon. Ito naman, dahil tapos na, mamaya sa starting winding na naman tayo magsisimula. Tapos, magsimula tayo mamaya sa starting winding ko niya din. Mamaya tuturo ko sa inyo kung saan magsisimula, saan din ipapasok. Pasensya na dahil magkukuhil muna ako ha. Papakita ko na lang sa inyo mamaya actual. Sige, maraming salamat. Umihingi po ako sa inyo ng umanin dahil na ito natapos na, na ipasok ko na yung starting winding. Hindi ko na kuna ng video dahil sa kadahilanan na yung nagbibideo sa akin ay na-busy. Yung pamangkin ko lang kasi ay nagbibideo sa akin. Kaya busy siya sa module. Kaya naipasok ko na to. Wala pa kasi akong tripod o monopod para pang gamit sa cellphone. Kaya tapos na to, ituturo ko na sa inyo kung paano ko yun ginawa. Dahil nakita nyo na yung running winding, yung starting winding ko na lang ipapakita ko sa pamamagitan ng drawing. Halimbawa, ito na po yung naipasok na natin, di ba? Yung running winding. Ang starting winding naman, yung SW1, saan ba natin ipapasok? O saan tayo mag-uumpisa? Total, wala namang problema kung hindi nyo ito nakita, di ba? Yung video na to dahil ang importante kasi kung saan, kasi madali lang natin itong matutunan eh. Ang importante ito kung saan tayo magsisimula, saan natin ipapasok yung unang winding ng starting
Halimbawa, ito, tulad dito, natapos na ito. Kung makisimula tayo sa starting winding 1, ang lagi natin kataan, kung makikita nyo itong dalawang slots na bakanting slots, ito na yung pinakamalaking kuwil ng starting winding. Halimbawa, ganyan po yung starting winding. Four kuwil per group po siya. Ang pinakamalaking kuwil ito, automatic dito na yun sa dulo na slots. Ibig sabihin, magkatabi yung magkabilang kuwil, ganyan ang mangyayari niyan. Ganyan ang mangyayari. Yung pinakamalaking kuwil nila, na magkabilang kuwil, ito na bali yun. Ibig sabihin, dito na tayo magsimula sa, dito na yung pinakamalaki ng SW1. Dahil sa actual, mahirap kasi pasok yung malaki, kaya tulad na sinabi ko nung naon ng mga video, dapat magsimula tayo pagpasok sa maliit na kuwil. Dahil ang starting winding ay kuwil per group siya, may 4 kuwil per group. Ibig sabihin, nagbibilang lang tayo ng apat dito, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, dito natin mag-umpisa yung pinakamaliit na kuwil sa starting winding. Ibig sabihin nun, ang isang slots ay nakapatong siya, bali. Dalawa ang kuwil niya, may nahati sa starting winding at saka sa running winding. Dito tayo papasok. Tulad dun nakita yung video, yung span ng starting winding ay 1, starting winding ay 1 to 6. Magbibilang lang tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, di ibig sabihin dito natin ipapasok yung pinakamaliit na kuwil ng starting winding. Yung pinakamaliit dito yan. Lalabas siya dito. Papasok naman siya sa kabilang slots. Tapos dito naman siya lalabas. Hanggang matapos niya ang 4 kuwil per group. Kung nakikita mo yun. Ibig sabihin, ito na yung ending niya. At ito yung beginning niya kung nakisimula tayo sa maliit, di ba? Tapos, sa starting, yung kabilang kuwil naman, kasi SW1 to, o starting winding 1, ang SW2, automatic dito na yung pinakamalaki niya, yung bakanting slots kung makikita nyo. Dito na yung pinakamalaki, yung pinakamalaki. Dahil 4 kuwil per group siya, bibilang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, dito yung pinakamaliit natin. Papasok siya dito. Magbibilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, dito siya papasok. Lagyan natin ang marka. Yan. At saka yun, magkakatabi na yan. Dahil circle lang yan eh, tulad nito. Magkakatabi na sa actual. Tapos, papasok ka naman sa dito, yung kabila niya, yung 1-2-1-2-8 niya. Papasok ka naman siya dito sa kabilaan rin. Dito naman sa papasok yung pang-apat. At dito siya lalabas. Hanggang sa matapos na yung dulo. At dito rin. Kung makikita nyo, magkakatabi na ang kuwil niya. Parang ganun lang nangyayari yan. Kasi sa straight kasi ito eh. Hindi kasi circular diagram. Mas madali kasi ito yung drawing pag kaysa yung straight, yung circular. Kaya ito na lang ginawa ko. Sana naunawaan nyo at naintindihan nyo. Yan lamang po. At saka pala, ito, bago na ang sa pagtali pala, kailangan lang natin gumamit ng ito, cotton tape at wire magnetic wire. Yun lang ang gamit natin. At saka yung numix natin, gawa tayo ng insulation paper yung para magiging separator nya. Ipapasok lang natin to dito. Ganyan lang yan. Tapos sabay tali na. Sa pagtali naman, ipapasok lang natin to. Yun, para nagtatahi ka lang, yung simple lang. Ganun lang ang pagtatali nito. Tapos ilalak. Yun lamang. Tapos tuloy-tuloy na yun. Every slots or alternate, depende sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat. Hello sa inyong lahat. Ito na ang ginawa ko. Natapos na ang rewinding. Paumahinin lang sa inyo dahil hindi ko napakita sa inyo kung paano ko pinasok yung starting winding dahil yung pamagin ko na busy sa module. Walang magbibideo sa akin. Kaya, pero sinier ko na sa inyo sa previous video kung paano ko yun ginawa. Ito na lamang pakita ko sa inyo. Ituturo.
Ito kung makikita nyo, apat na terminal na to. Apat na lead na. Dalawa sa running at dalawa sa starting. Ito na yung sa starting at ito naman yung sa running. Ipapakita ko sa inyo sa drawing kung paano naging ganito, ba't naging apat na lang. Kaya ito nang drawing ko. Yan na, bale lang ang nangyayari sa ating ngayon. Ito ay pamanin, ito ay starting winding at ito ay running winding. Kung makikita nyo, apat na terminal na ito na to sa motor. Ang gagawin lang natin ay ang tulad na sinabi ko, alam ko, familiar na kayo sa line 1 at saka sa line 2. Halimbawa, ito yung line 1 natin at ito yung line 2. Yung lagi ating tatandaan nga ang running winding, yung dalawang lead ng running winding, papunta na talaga yan sa line 1 at saka sa line 2. Dahil ito yung running winding, ikukunik na talaga natin yan sa line 1. At itong kabilang running winding, ikukunik na natin doon talaga to sa line 2. Tapos, ang isa pa nyan, sa starting na tayo, ang starting winding ay ikakabit natin talaga yung isa sa capacitor. Kaya idadaan natin to ng capacitor, starting capacitor, tapos yung capacitor naman papunta sa line 1. Bali, ganyan lang ang mangyayari yan. Tapos ang kabilang lead naman, direkto na talaga yan sa line 2. Direkto na talaga yan sa line 2. Ganyan lamang po kadali ang paggawa ng connection sa single piece na motor. Kaya papakita ko sa inyo. Ito yung running, nilagyan ko ng marking, at ito naman yung starting. Ito yung running line 1, ikukunik tulad na pinakita ko kanina. Yung running winding ay direkta sa supply na yan. Ito yung line 1. Ikukunik lang natin dito sa line 1. Tapos, ang line 2 naman na running, ikukunik natin sa line 2 rin natin na supply. Dahil single piece lang. Tapos, tulad na sinabi ko, yung starting ng line 1, papuntang capacitor. Ito yung capacitor. Ikukunik natin ito. Kung makikita nyo ito, itong starting 1, papuntang capacitor. Ikukunik natin dito sa capacitor to. Tapos ititip lang natin. Ito ay testing lamang natin. Ititesting natin ang trabaho natin kung okay ba. Kung... Tapos, pag nakunik natin sa capacitor, yung kabilang side ng capacitor, papunta ng line 1. Hanapin natin yung line 1. Ito yung line 1, di ba? Ipapunta na ito dito sa line 1. Yun lamang po. Nakaseries lang ang starting capacitor sa starting winding. Dahil kabit na, tatlo na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ititip lang natin. Ito ay testing lamang po, ha. Tapos, ang kabilang side naman, yung starting winding, papunta ang direkta sa line 2. Ito yung line 2. Tapos, ititip na natin. Itatap lang natin, tapos itip natin. Tapos, itesting natin kung tama ba yung ginawa natin, yung pag-re-rewind. Huwag kayong mag-alala, babawi na lang ako sa sunod na video. May isa pa akong motor na i-rewind. Doon ko, step by step ko talaga ituturo sa inyo. Tapos yan, meron akong ginawa na push button at saka magnetic contactor. Binuo ko single line diagram o direct online. Pasensya na kung magulo dahil mabilisan lang kong ginawa to, pag-testing lamang. Tapos ititest natin kung okay ba yung ginawa natin. Kaya tingnan nyo. Kung nakikita nyo, gumagana lang yung motor. Tapos i-off lang natin. Saglit lang, kukunin ko lang muna yung clameter ko. Tapos, ito pala, ito ay clameter. Nabili ko rin to sa Saudi Arabia. Titestingan lang natin kung ilan bang amperahe nito. Sa 6.8 to, dapat ang rewinding natin hindi sa at lagpas ng pag maganda yung winding, hindi sa nasa 30% lang ng full load amperes. Ibig sabihin, 6.8 times 0.3. Ganyan po ang amperahe niya dito. Light ampere natin, titesting natin kung ilang amperahe ba. Gumagana na.
Kung makikita nyo, 1.4 1.5 amperes lang. Ibig sabihin, ayos ang rewinding natin. Napakaganda. Tama ang rewinding natin. Yun lamang po. At sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Mayroon kayong nakuha na aral. At kung nagustuhan yung video, paki-share na lang, like. At kung mayroon kayong katanungan, comment na rin. At saka mag-subscribe na rin kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated ng mga videos ko. Sa next video, gagawa ko ng paano natin malaman ang starting winding at saka running winding kapag antag. Halimbawa po, may nagpa-troubleshoot sa atin yung motor tapos antag na, wala nang tagging. Hindi natin alam kung starting winding ba to o running winding. Malalaman din natin yan gamit ang ating multi-tester. Ito, okay, ito climate error lang problema. Magagamit, ituturo ko rin yan tapos magtuturo rin ako na kung paano natin to forward reverse at single phase. Tapos yung mga motor control tulad ng mga ganito, magiti contactor. Ituturo ko rin sa inyo to kung paano natin pagaganahin ng mga ganito. Yun lamang po, salamat po. Sana nagustuhan yung video ko at paki-subscribe na lang po. Yun lamang po. God bless.